Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Welcome once again sa ating Friday editions ng ating mentoring. Sa ating papatuloy, gusto ko munang mag-shout out sa ating mga kapatid na patuloy sumusubaybay sa ating programa. Kay Jirik, magandang gabi sa lahat. Kay Richelle Dumawal from Jimmy Cavite. Kay Pastora Rita Perida. At kay Pastora Luz Biminda Madria, thank you for watching. Aaron Soler Makarasig, thank you for watching. Pastora Carlita Ruan, thank you for watching. Pastora Wimilin Talagit, thank you for watching sa gabing ito. John Paul Pilarta, Patrick James Mercado, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Lord. Kayla, thank you for watching. At sa iba pang tagapakinig sa gabing ito. Kaya sa ngayon po ay patuloy po tayo sa ating pong pakinig ng salita ng Diyos. At of course, ang ating pong mga kapatid sa GMA, IB, Miha, thank you for watching, Gilbert. Patuloy po tayong mag-comments guys. Mag-comments po tayo, mag-like and share sa ating pong FB live streaming habang tayo nakikinig at sumusubaybay para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. So, salamat sa lahat sa nakikinig sa gabing ito. So, lahat pong ating mga MWF churches all over the Philippines at all over the world sa ating mga outreach sa ibang bansa, magandang gabi. Sa inyong buhay, pagpalain kayo ng Panginoon at sa lahat pong sumusubaybay ng ating programa. So sa ating pupatuloy po, buksan natin ating Bible sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray that the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." God bless the reading of the word. Now, this month of April, we have another topic series entitled "The Importance of Fruitfulness in Our Life." So, the importance of fruitfulness in our life. So, our subtopic for tonight is the passionate disciple. So, every month kasi meron po tayong series topic na tinatalakay po talaga. So, sa buwang ito, tatalakayin po natin ang series nito for one month of April, ang kahalagahan ng pagbubunga sa ating buhay, the importance of fruitfulness. Bakit mahalaga po ang fruitfulness? Kasi nga sa Genesis chapter 1 verse 28, ang sabi ng Panginoon kay Adam at kay Eve, "God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth." So, sa umpisa pa lang, nung nilikha ng tao ang Diyos or nilikha ng Diyos ang tao, ay ang design ng Diyos sa tao ay hindi niya ginawa ang tao para manatiling unfruitfulness. Wala siyang plano na ang tao gawing ordinaryo lang. Wala siyang plano or design na ang tao ay gagawin lang na maintenance sa kanyang buhay. Talagang nakakabit na po sa plano, package na po nung ginawa ng Diyos ang tao, ay ang disenyo ng Panginoon ay magbunga talaga tayo. Kaya ngayon sinabi ni Lord, "And God bless them." So, ibig sabihin, pinagpala, no? So, lahat tayo ay, we are created
to be blessed by the Lord and to be a blessings for others. So, napakahalagang maunawaan natin yung disenyo ng Diyos sa paglikha ng tao. So, package na, comprehensive package na ang paglikha ng Diyos sa atin. Ginawa niya tayo na punong-puno ng pagpapala. Tapos pangalawa, ginawa tayo ng Diyos para magbunga. So, disenyo ng Diyos na magbubunga tayo. Pag hindi tayo nagbubunga, hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kahit anong area sa buhay mo, hindi ka nagbubunga, hindi ka nag-grow, hindi ka nag-multiply, hindi yan ang plano ng Panginoon. Alam mo ba kung kayo ang plano yan? Pag hindi tayo nagbunga, hindi tayo nag-improve, hindi tayo nag-multiply, plano po yan ni Satanas. Kaya huwag kang papayag na ang mag-control sa buhay mo ay si Satanas. Saan makita natin na si Satanas ang may pakana sa mga taong barren, sa mga taong unfruitfulness? Nakalagay sa John chapter 10 verse 10 eh, di ba? Ano sinabi ng John chapter 10 verse 10? Basahin natin para marinig natin kung tama ba talaga sinabi ko na pag hindi tayo nagbubunga, pakana ni Satanas yan. Hindi kalooban ng Panginoon na hindi tayo magbunga. Yan o, basahin natin. Sa John chapter 10 verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So ang dinaw, no? Dito sa sinabi ng Panginoon, si Satanas, yung magnanakaw, it represent the devil, pumunta rito sa mundo para magnakaw, para pumatay, at para magwasak. So di ba, pag pinatay, paano magbunga? Di ba? Pag ninakaw, paano magmultiply? Di ba? Ninakaw ni Satanas ang kapayapaan. Ninakaw ni Satanas ang bunga, ninakaw ni Satanas ang mga blessings, di ba? Ang kalusugan, ang pangarap, di ba? So, pag dinakaw, pag pinatay, pag na-destroy, nasira, ano magbubunga? Paano magbubunga? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ang linaw na kung ang isang Kristiyano hindi namunga, hindi lumago, hindi umasinso, hindi nakapag-win ang making disciple, ang nasa likod yan ay si Satanas. Huwag mong tanggapin, kapatid, na ikaw di magbunga. Huwag mong tanggapin na ikaw maghirap. Huwag mong tanggapin na ikaw ay kulilan. Kasi hindi yan ang plano ng Diyos para sa'yo. Ang nagpaplano na ikaw ay manatiling barren o unfruitful, si Satanas. Pero ang gusto ng Panginoon, mamunga ka, lumago ka, magmultiply ka. Lalo na sa area ng ministry, ang simbahan lalago. Ang mga Kristiyano nalago, nagmumultiply, nagduplicate ang disciple. Kaya kung ikaw isang leader, nagmumultiply ka, nagduplicate ka ng kapwa leader. Kung ikaw ay Kristiyano, nagduplicate ka ng kapwa Kristiyano. At ang sabi ng Bible, binasa natin, they have life and that they may have it more abundantly. So pag sinabong abundantly, kasaganaan. Ngayong araw nito, pinagdiriwang po natin ang Holy Week, no? Isa sa bagay na ginawa ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo na pinalaya tayo. Pinalaya tayo sa kahirapan. When Jesus said, "It is finished." Jesus finished the work on the cross of Calvary for you to become prosperous. Tapos na ang kahirapan. Tapos na ang pagka-barrenness. Tapos na ang unfruitfulness. Tapos na hindi ka pinagpala. Lahat nagsisimula na ikaw, you are blessed by God, you are fruitful, and you will multiply. And you will be progressive in your life. Kaya dapat unawain natin kung talagang ano ang plano ng Panginoon. So nilatag natin ngayong gabi kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay.
Kasi yun po ang ating serious topic for this month of April, the importance of fruitfulness. Mahalaga po talaga. Pag sinabing important, mahalaga ng mahalaga. Ang paglago, mahalaga. Ang paglago, hindi optional. Ang paglago, mandatory. Ang paglago sa ministry, ang paglago sa simbahan, ang paglago sa isang Kristiyano, ano mang ministry ang hawak natin, mandatory yan. Ano yan? Obligatory, hindi yan optional. Kaya huwag mong tanggapin, kapatid, na hindi ka fruitful. Kahit lockdown ngayon, kahit COVID-19, lalago pa rin tayo. Kasi alam mo ba, ang suwini ngayon hindi na po nakadepende sa face to face o mayroong pandemic. Dapat mag-move forward tayo sa next level na tayo mga Kristiyano maging onliner na po tayo sa ating ministry. Hindi lang tayo dapat masanay sa offline, no? Pag sinabing offliner, sanay ka sa face to face. Well, face to face is good. But in this hard time, we need to move forward to the next level of doing our ministry through digital platform. Kaya ang paglago hindi nakadepende. May COVID kasi. Yung iba kasi, ang dahilan may COVID daw. Mayroon bang nahadlangan ba ng COVID-19 yung signal ng internet? Nahadlangan ba ng COVID-19 ang distance ng tao mula sa iyo? Nahadlangan ba ng COVID-19 ang live streaming, ang lahat ng social media platform na monopolize ba ng COVID? Hindi ho. Lalong maganda ngayon kasi wala nang gasto. Pag tayo nagpalago ng church, nagpalago sa ating sarili, hindi na kailangan mamasahe. Dati, mamasahe ka pa. Pagdating mo, wala yung taong kausapin mo. Nausukan ka pa, nainitan ka pa, magpamirindi ka pa sa tao na prasping mo tuwin. Namamasahe ka pa sa kanya para lang siya magsamba. Ngayon, ikonik mo lang. Tawagan mo lang, only call, messenger, video call. Pwede mo na siyang kausapin. Makita mo siya because of the latest technology. Yun po ngayon. Kaya wag tayong magsasabi na may COVID kasi kaya hindi namin napalago ang simbahan. Alam mo guys, madalas ko sinasabi, lahat ng tao ngayon, halos lahat may internet na. Lahat mayroong data. Malakas na ang mga data ngayon. Lahat may cellphone na. Lahat may gadget na. Ang kulang na lang yung galaw mo. Ang kulang na lang natin yung gagalaw ka. At trabahuin natin yung utos ng Diyos para lumago tayo. So, dapat maunawa natin the importance of fruitfulness sa buhay natin. Huwag kang papayag na natili kang barren. Isang Kristiyanong, alam mo, ang di lumalago, patay yan. Patay. Tingnan mo yung bato. Actually nga, mayroon nga silang tinatawag na patay na bato at mayroon silang tinatawag na buhay na bato. Pero kahit sinabi nilang buhay na bato, hindi pa rin lumalago. Yung patay na bato, nadudurog, no? Hindi lumalago. Yung sinasabi nilang buhay na bato, ganun din yun, hindi lumalago. Lahat ng patay, hindi lumalago. Ang tao, we are living creatures. Ang tao, we are living organism. Pag sinabing living organisms, nilikha tayo ng Diyos na may buhay. So tanda natin, lahat ng buhay lumalago. Ang hindi lang lumalago, ang hindi lang nagmumultiply, ay mga bagay na patay. Ang simbahan, living creatures. Ang simbahan, living organism. Ang Kristiyano, living organism. So kung maintindihan mo pala na dapat ka palang mag-grow sa lahat ng aspeto ng buhay, dapat gawin mo. Pagsikapan natin. Paano tayo mag-grow? Okay. Now, our subtopic for today is the passionate disciple. Now, dito po sa binasa natin, may mga points dito na gusto kong i-share sa atin paano tayo lumago. So, ang ibig sabihin ng disciple, pag sinabing passionate disciple, pag sinabing passionate, mahabagin. Dapat tayo may habag.
Kung si Jesus nahabag sa atin, dapat din tayo mahabag. Para tayo ay mabuhay. Si Jesus ay nagdusa para tayo ay gumaling. Si Jesus ay nahirapan para tayo makalaya. Si Jesus naghirap para tayo mamay. Si Jesus nasugatan para tayo gumaling. Si Jesus nakulong para tayo makalaya. So, passionate. Kung ano ang passion ng Panginoon, yun din ang passion natin, guys. Pag sinabing disciple, sino ba ang mga disciple? Ang mga disciple, sila po yung mga tinatawag nating mga Christians, leaders, believers, soul winner. Yan po ang ibig sabihin ng disciple, followers of Christ, Jesus Christ. Followers, believers. So tayo po yun. Kung ikaw ay isang Kristiyano, mananampalataya, naniwala sa Diyos, binago ng Diyos ang buhay mo, believer ka. Followers ka of Christ. Disciple ang tawag sa atin. Isa kang disipulo ni Kristo. Isa kang soul winner ni Kristo. Isa kang leader. Isa kang disciple maker. Yan ang ating katangian. Yan ang ating, yun ang ibig sabihin ng salitang disciples. Para maintindihan natin. Ang isang disciple, ang isang followers ni Christ, passionate siya. Walang totoong disciple ni Kristo na walang pakialam. Walang totoong Kristiyano na walang concern sa Kingdom of God. Ang isang totoong anak, nagmalasakit sa gawain ng kanyang tatay, ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang. Hindi pwedeng wala kang malasakit kung ikaw ay membro ng isang pamilya. Kung anong gawain sa bahay, kung anong bisyo ng bahay, anong plano ng bahay, sa pangunan ng magulang, yun din ang bisyo ng mga anak. Ganon din yan sa ministry. Kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa ating ministry, mula sa national level hanggang sa local church, tayong lahat na mga believers ni Christ under the organization or sa ating church na Miracle of Faith Christian Ministries, dapat tayo mayroon tayong isang vision, isang spirit, isang pangitain at isang galaw at isang directions at isang uri ng pagbubunga. So dapat maintindihan natin, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pagbubunga. So bakit tayo kailangan maging passionate disciple? Why we need to become a passionate disciple? First, because the harvest is plentiful but the laborers are few. In verse 37, then he said to his disciple, the harvest is truly plentiful but the laborers are few. Bakit tayo maging passionate disciple? Dahil sa sobrang dami ng anihin. In other translation, the harvest is ripe but the laborers are few. So sobrang hinug na ang anihin. Ang anihin na ito, hindi to literal na anihin na palay o mais o prutas o vegetable. It refers po sa mga kaluluwa. Ngayon po, makita natin ang mga tao ngayon, litong-lito, takot na takot, stress na stress sila, di sila mapakali. They don't know what they do. Ngayon po, kanina noon ako sa balita, sobrang taas po ng new cases ngayon sa araw nito. Umabot po ng 11,000 plus, pinakamataas sa lahat ng cases mula noong nagsimula ang COVID-19 last year. Plus 3,000 na backload, kaya umabot ng 15,000 plus ang new cases po sa araw nito. So, very alarming po ang nangyari po, mga kapatid. Pero, kaya nga ibig sabihin nito, the harvest is ripe, but the laborers are few. So, we need to be passionate. Alam mo, sino bang maawa sa mga tao? Kahit hindi natin sila kadugo, hindi natin sila kapamilya, kaanak,
But we need to be passionate like Christ. Kaya nga sabi ni Christ, imitate me. O sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So kung ano ang passion ng Panginoong Jesus, yun din ang passion natin sa mga tao. Magkaroon tayo ng habag sa kanila, kawawa sila kung di na makilala si Lord. Ang iba nga, sabi sa Philippine Mental Health Center, tumataas yung bilang ng mga tumatawag at gustong mag-suicide, gustong magbigti. Di daw makatulog, di mapakali, alalang-alala, worrying-worry sila. Ang mga ospital ngayon, punong-puno na, ang dami naka-line up sa labas. Hindi maipasok ng mga ospital dahil punong-puno pa, walang bakanting mga bed ang mga ospital ngayon. So, guys, may ipinahiwatig ang Panginoon sa atin na kailangan di natin magpatumpik-tumpik. We will do our part. Kasi alam mo, isa sa sikreto na ikaw ay hindi dapuan ng COVID-19 kapag nakita ng Panginoon na ikaw tumutulong sa Kingdom of God. Ako, I firmly believe in my heart na yung mga taong passionate sa ministry, passionate sa soul winning, ipakita mo sa Diyos, ipakita natin sa Diyos, guys, na hindi ka, bakit ka hindi dapuan ng COVID-19? At bakit ka dapat dapuan ng COVID-19? Diba ang COVID-19 ito buong daigdig, walang pinipili na bansa, mayaman mahirap? Pero kung ipakita natin sa Diyos na Lord, bakit kami dapuan ng COVID-19? Nagsusulwining kami. Naglilingkod kami ng totoo. Nagsaserve kami sa inyo, Panginoon. There is a reason why God protected us. And I believe in my heart, God is going to prevent the COVID-19. God is going to protect us from the viruses. If God saw in our hearts, kung nakita ng Lord ang ating buhay, nang lumalagaw tayo, mayroon tayong passionate sa mga tao, mayroon tayong passionate sa pagtrabaho sa Kingdom of God. Pero ako ay naniwala na kung wala kang ginagawa, if you're a Christian, pero minsan di ka nakikinig sa mga live worship, ni hindi ka nagpakita sa church, no? O hindi ka nagparamdam, sa halip nag-disconnect ka pa, akala natin makatago tayo sa presence ng Panginoon. Ang iba sa ating Kristiyano na ang tagal-tagal na pero wala lang, walang pakialam siya. Ayaw niyang makisa sa gawain ng Panginoon. Ayaw niyang mag-unite. Nag-disunite siya. Pero believers ka ng Panginoon. Guys, matakot ka. Kasi baka ikaw yung sunod na hanapin ng COVID-19 kahit saan ka magtago. This word is very strong, but this is really true in the Bible. Yung mga taong pinarusahan noong unang panahon sa Israelita, yung mga taong hindi tumutulong sa gawain ng Diyos, salib kumukontra. Yung mga taong tumutulong sa gawain ng Panginoon, iniingatan ng Diyos, pinagpala sila. Pero yung mga bumabatikos, kumukontra, wala silang pakialam, wala silang habag, wala silang pasyon at tulungan ang pastor, ang man and woman of God sa local church. Wala silang pakialam. Sila yung mga taong unang namatay. Sila yung mga taong tinuklap ng ahas. Sila yung mga taong na kinain ng lupang bumuka at pinuon ng apoy ng Diyos. Ngayon po, sa panahon ito, hindi po biro ang nakita ako natin. Hindi ko to sinasabi para matakot po tayo, but I'm seeing that the truth. I'm seeing the fact na kung nakita ni Lord na ikaw Kristiyano ka pero malamya ka, Kristiyano ka pero wala kang ginagawa kundi puro ka laman, puro ka pera, puro ka sarili, puro ka lang pamilya, 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 sarili, sarili. Pag kay Lord, wala, ni hindi ka nakikinig. May internet ka sa bahay. May load ka, may cellphone ka, pero hindi ka parang nakikinig. Pinipilit ng leader ipaarating sa iyo ang link ng ating live broadcast, pero hindi mo pinansin. Dahil abalang-abala ka sa pagluluto, abalang-abala ka sa pagkikinig ng balita, kung ano-anong pinanood mo ngayon. Guys, be aware. Maawa ka sa sarili mo. Kasi ang Diyos naghihintay
sa ating pagkilos. So, bakit tayo maging passionate? Because the harvest is ripe and plentiful, but the laborers are few. Ang daming mga tao na matay araw-araw, COVID-19. Hindi ko alam kung may nag-search na lang gospel. Palampasin mo ba? Pangalawang reasons why we need to become a passionate disciple. Because the people were weary and scattered. Verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered. Nahabag ang Diyos nung nakita niya ang maraming tao. Dahil sila ay parang punong-puno ng kabalisahan, sobrang pagod, nagkakalat sila sa mundo na walang directions. Ngayon, reality na po talaga, facts na po talaga ngayon, ang daming tao litong-lito, puno ng takot, puno ng pangamba, ano na lang mangyari kung sila'y magkasakit. Kahit may pira sila, wala namang ospital mapasukan. Diba? Wala na sila mapuntahan. Pero, pag ikaw nasa Diyos, kaya I encourage everyone sa gabing ito. Ngayon pong naka-lockdown po tayo, araw-araw po tayo mag-devotional. Araw-araw po kayo mag-pray sa inyong mga bahay. Mag-make disciple po kayo. Huwag niyong ubusin ang panahon sa panunang TV, sa kwentuhan. Bigyan niyo ng panahon ang pagbasa ng Bible. Manalangin sa Diyos para ingatan tayo sa COVID-19. Diba guys? So, people were weary and scattered. At ang inasahan ng Diyos na gagawa nito ay tayo na nasa liwanag. Dahil sabi ng Bible, we are the salt and light of the world. Tayo ang asin at ilaw sa mundo. Ang mundo ngayon nasa dilim. Hopeless sila. Wala silang pag-asa. Umaasa na lang sila sa vaccine. Umaasa na lang sa gamot. Umaasa na lang sa ospital. Tayo, okay lang naman sa atin. Di naman tayo agin sa ospital. Di naman tayo agin sa gamot. Di tayo agin sa vaccine. We're praying for that. Na ito ay gagamitin ng Panginoon. Pero kung doon lang nakasalalay ang ating pagtitiwala sa vaccine, na pantay na vaccine na din natin napuan, sorry guys, even the World Health Organization, di sila nangako na pag ikaw nabaksina na, di ka nadapuan ng COVID-19. For me, as a man of God, I firmly believe that the safest and the strong defense against this virus is your faith in God, is your relationship with the Lord, is your commitment in doing the ministry of the kingdom of God. Yan ang aking paniniwala na pag ikaw tumatrabaho sa kingdom of God, mas iingatan ka ng Panginoon. Pangatlo, because the sheep has no shepherd. Sabi ng 36, because they are weary and scattered like sheep having no shepherd. Yung mga taong ito, kailangan natin silang tulungan kasi tupang ligaw sila. Di na alam po saan sila pupunta. Kaya po, mga kapatid, sa gabing ito, I encourage everyone to become passionate disciple. Yun po tatlong reasons. Una, because the harvest is ripe and plentiful, but the laborers are few. Pangalawa, because the people were weary and scattered among the nations. Number three, because the sheep has no shepherd. Now, let's go to the last points. How to become a passionate disciple? Paano tayo maging passionate disciple? Number one, mayroon tatlong points lang na gusto kong ibigay. Be a passionate disciple, of course. Number one, passionate tayo na pa. Sa totoo lang, hindi mo kasi magawa pag ikaw hindi ka passionate. Kung naalala mo last month of March, tinatopic ko ang topic series na Faith That Will Conquer the Impossible. Para maging victorious tayo sa lahat ng challenges sa ministry natin, magtatagumpay tayo kahit tayo nasa gitna ng crisis. So I believe na your faith was being elevated now
ang faith natin tumataas na. We can be an overcomer. We can conquer all the impossible things to become possible by the help of God. So, be a passionate disciple. This is the first requirement. If you want to become passionate disciple, if you want to become fruitful, you need to be passionate. Kasi alam mo, kung bakit ginagawa ng magulang ang pag-sacrifice kanyang anak kahit walang tulog, tiniis niya kahit walang makakain ng anak, ginagawa niya araw-gabi ang kanyang trabaho because sa kanyang pasyon, sa awa ng kanyang mga anak. Yun din ang ginawa ng Panginoon. Tiniis ng Diyos ang sugat, ang hapdi, ang kirot ng mga tama sa kanyang katawan para tayo makalaya. So passionate. Makialam tayo sa mga tao. Lagyan natin ng kunting habag ang ating puso. Maawa tayo sa mga tao natin. Huwag nating pabayaan silang di lumalago. Lalo na kung kakilala mo sila. Lalo na kung immediate family members mo sila guys. Huwag kang papayag na yung magulang mo, kapatid mo, ay hindi mo madala kay Lord. Kahit saang lupalop sila ng mundo, may internet, may connection ka sa kanila, sabihin mo, kuya, ate, ma'am, sir, nanay, ate, kuya, mag-Bible study tayo, mag-serve group tayo, ako mag-lead, tutulungan ko kayo para paano makilala kay Lord. Intentional ang paglago. Hindi po aksidenteng lalago ang church o ang ministry natin kung manalangin ka lang. Prayer is good but it is not enough. You need to become passionate first before you can do anything else. Hindi mo magawa kung wala kang habag, wala kang awa. Bakit? Kailangan alam mo why, the deepest why you do the ministry. Kung hindi mo alam kung bakit mo ginagawa, ang iba kasi hindi na alam yung deepest why. Dapat you have to understand your deepest why you do the ministry. Bakit mo ginagawa ang ministry? For what reasons? What motivates us to do the ministry? To multiply. Okay? Pangalawa, pray and be a part of the harvest or of the harvester. Pray and be a part to be a harvester. Kailangan mag-pray tayo. Diba anong ginawa dito sa amin Jesus? Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Pray. Mag-pray tayo. At hindi lang tayo mag-pray na si Lord magpadala ng harvester, ipag-pray natin na ikaw ay isa sa ipadala ni Lord. Na tayo ay isa sa mga harvester ng Panginoon sa plentiful harvest. Ngayon po, hinug na ang mundo. Alam mo, di na po tayo dapat mahiya mag-share ng gospel. Paniwalaan nila o hindi, tanggapin tayo o hindi. Pagtawanan tayo o hindi, share the gospel. Approach mo sila. Ate, kuya, tatay, nanay, mag-Bible study tayo, mag-pray tayo, mag-cell group po tayo sa bahay niyo. Or kung hindi naman, through online. Kailangan natin kausapin. Si Jesus, pinakita niya dito, nung sinahabag, ano ginawa niya? Ginawa niya. Kasama siya. Nag-get involved si Jesus. So hindi lang siya nahabag, tumulong siya. Ibinulunter ni Jesus ang kanyang sarili. Sabi ng verse 35, then Jesus went about all the cities and villages teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Mismo si Jesus kasama. Guys, tayong lahat kasama. Gamitin mong social media, cell group. Promote sa Facebook ang cell group. Ministry, promote mo. Pray and be a part to be a harvester. Get involved. Then the third one, the last one, do the work of the harvester. Do the work of the harvester or do the work of the ministry. Get into actions. Ang sabi dito ng Bible. Then Jesus
went about all the cities and villages, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and disease. So, ano ginawa ni Jesus? Ginawa niya ang trabaho. Umalis siya sa bahay, umalis siya sa lugar niya, at pumunta siya sa field. Pumunta siya sa mga villages, cities, sa mga synagogues. Itong synagogues, ito yung mga old church na mga parisyo. When I was in Israel last 2019, I was able to enter in those synagogues, church. Ito yung mga lumang mga simbahan na ang mga tao doon ay mga scribe and Pharisees. Pinunta ni Jesus at nakipag-share siya ng Word of God sa kanila. So, anong ginawa niya? Nagturo siya at nangaral sa salita ng Diyos. Kapag tayo mag-involve sa ministry at willing natin gagawin, itong ginagawa ni Jesus, nagtuturo siya. Tayo, of course tayo magtuturo tayo. Magtuturo tayo, mag-preach tayo ng Word of God. Kaya ngayon, do the ministry online. Online na po tayo ngayon kasi nga digital platform tayo dahil sa COVID-19. Araw-arawin mo, araw-arawin mo mag-Bible study, araw-arawin mo mag-share ng Word of God. Pangalawang ginawa ni Jesus, hindi lang siya umikot para magturo at mangaral sa kanyang mabuting balita. Si Jesus nagpagaling sa mga sakit. May sakit sa katawan, may sakit sa spiritual, may sakit sa emosyonal, may sakit sa financial at material. Guys, ang trabaho natin bilang isang leader, bilang soul winner, kung ano ang need ng mga tao, lalo na sa aspetong spiritual, kaligtasan nila, ipag-pray over natin sila. Tulungan natin sila. Gagawin natin. Meron kang internet, araw-araw ka siguro dapat mag-live streaming or invitation. Try mo mag-strategize sa social media paano makapag-winsod. Sinasabi ko na ito sa ating meeting sa National na we will mobilize all our leaders, church leaders. And we will find a place to open an outreach. Hindi lang limited sa mga pastors, missionaries, but open to all church members and leaders who wants to get involved in the ministry. So dito ako magtapos, guys. Kung ano ang ginawa ng Panginoon, yan ang ating gagawin. Maraming tao may sakit spiritually. Pag sinabing spiritual sickness, ibig sabihin, mayroon silang kasalanan. Hindi sila born again. Hindi sila kilala sa Diyos. Kailangan nating ikunik sila. Ilapit sa Diyos para magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa, meron silang sakit sa physical. Pwede natin silang ipag-pray. Minister to them. Yan ang ginawa ng Panginoon. Wala siyang pinapalampas ang Panginoon. Nung nahabag siya, and then, naging bahagi siya, and then, kasama siyang gumawa bilang isang harvester. Hindi lang siya nag-pray na magpadala ang father ng harvester, but he himself, he was able to involve and do the ministry of the Father in heaven. Kaya sa gabing ito, naniwala ako na ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement, mga kapatid. Kung ikaw ay hindi pa nag-involve, tulungan mo ang pastor mo. Suportan mo ang pastor mo kung anong programa sa local church, tulungan mo. Kung hiningi ng man of God, ano one of God mo, na ikaw ay ikunik mo ang mga tao mo sa online worship natin. Motivate them. Encourage them. Don't be tired of teaching them about how to win soul, how to make disciple, how to be a passionate. Ito mensaheng ito, kung hindi sila na nakinig ngayong gabi, kung hindi sila napanood, ipasa mo ito sa kanila, guys. As a pastors, missionaries, as a core leaders, as a primary church leader, C-leaders, director ng ministry, pass it to them kung hindi sila nakapanood sa mensaheng ito. This message is very timely and very significant for this hard time. We don't need to be late.
We need to be hurry because time is precious. God said, work while it is day, for the night cometh that no one can work. I believe we are now in this last days. The devil is trying himself to double himself to stop the kingdom of God, to stop the progress and the growth of the church. But we will not allow Satan to monopolize our ministry through COVID-19. Because we are created to become victorious. Huwag tayong papaya, guys. Na manatili tayong barren, na upakan tayo ni Satanas at di tayo mamunga. Dahil lang reason natin, may COVID kasi. Alam mo, sa Diyos walang COVID. Walang limitation ngayon, guys. Just use your wisdom from heaven. Gagamitin ka ng Panginoon. So if you have a problem today, wherever you are and whoever you are and whatever your situation, believe in God, I will pray for your miracles. I will pray for your release. I will pray for your healing. I will pray for your abundance. And I will pray for your fruitfulness sa buhay mo, kapatid. Be positive. Don't be negative. Don't lose your hope. There is still hope in Jesus Christ. Ang mga walang pag-asa lang, ang nanghihina, ang mga wala kay Kristo lang ang nawalan ng pag-asa. Pero ang lahat ng na kay Kristo may pag-asa. So let us pray. Father God in heaven, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, kami po'y nanalangin sa inyo na patuloy mo kaming gamitin, Lord, sa pagpalago ng ministeryo, na kami po'y patuloy mamunga ayon sa iyong sinasabi, Lord, na kami dapat ay maging fruitful. Dalangin ko, Ama, kung may mga sakit ang mga tao ngayon, Lord, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus, mula ulo at talampakan, ipuin mo sila para gumaling. Lord, I pray also, Lord, sa mga tao may sakit sa kaluluwa, wala pang kaligtasan, Lord, makilala mo sila, Panginoon, at may mga tao mag-share sa ng gospel of salvation. Kung may mga problema sila, Panginoon, right now, I pray in Jesus' name for the answers of their problem. Every problem has a miracle. Every sickness has a healing. In Jesus' mighty name, I release healing over their body right now. I declare healing, Lord, sa buhay ni Brother Victor Santiago, Lord. Thank you for continuing touching her life, his life, Lord, and complete healing, Lord. Lord, I pray also for Pastor Andy Busa sa Canada, Lord. I also pray for him right now for his fast recovery sa kanyang sakit, Panginoon. Lord, lahat ng may sakit, Panginoon, si Nanay Pastor Lydia, Lord, I pray for the continuous healing sa kanyang buhay, Panginoon. Lahat ng may naramdaman ngayon, Lord, I pray. Yes, my team. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, receive your healing right now. And be fruitful and multiply. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Guys, ngayong gabi, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung hindi mo nasundan ang ating mga videos, lahat ng videos natin nasa YouTube po natin sa Miracle of Faith YouTube channels po. Kaya puntahan po ninyo at panoorin at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel para po tayo ay updated sa ating mga latest video. God bless you and good night. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry,
You may give or donate your offering through the following. Faith without action is dead. God's intention for us is to grow and strengthen our relationship to Him, to the ministry, and to the vision. Let us elevate our leadership by attending these great opportunities. Our regular Sunday worship services that starts at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m. Our Tuesday cutting-edge leadership training and Friday mentoring with Bishop William August at 7 p.m. Take heart and elevate our faith.